Good news po sa mga kabataang mahilig sa esports. Inirunsad na ng People's Television Network ang pinakabagong liga sa eksena ng esports na Unity League. Layan itong mabigyan ang kabataan ng pagkakataong may pamalas ang kanilang galing sa esports at maging bahagi sa Cebol National Esports Team. Si Rod Lagusan sa report. Rise and shine, Rod. Hilig mo bang maglaro ng Mobile Legends? Baka pagkakataon mo na ito na maging kinatawan ng bansa pagdating sa esports. Inilunsad ng People's Television Network ang Unity League, isang grassroots tournament. At bilang pasimula, magsasagawa ang Unity League ng Mobile Legends Bang Bang Nationwide Tournament. Bukas ito sa mga lokal na pamahalaan na gustong ilaban at suportahan ang kani-kanilang mga pambato. Ito din ay pagbibigay oportunidad sa mga amateur na maipakita ang kanilang talento sa esports. Dati naririnig natin, kung gusto mong maahon sa hirap, mag-basketball player ka. But now it's different eh. Kung gusto mong maahon sa kahirapan ng pamilya mo, mag-try kang mag-ML. Kasi pwede kang mag-excel ang mga Pilipino sa game na to. Kung di tayo mag-excel sa ibang sports, let's look into the sports that we are really good. Konting push lang from us, from the government. Anya, magandang pagkakataon ito na matulungan ng mga atleta ng bansa. Ang mananalo sa kompetisyon ay may pagkakataon na mag-try out at mapabilang sa national team ang Team Cebol. Suportado ng House of Representatives sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez ang programa. The Unity League, with its inaugural Mobile Legends Bang Bang Nationwide Tournament, represents more than just the game. It symbolizes our commitment to inclusivity, teamwork, and the relentless pursuit of excellence. By opening this platform to all local government units, LGUs, we are tapping into the grassroots level, where the heart of Philippine esports beats the strongest. Dagdag pa ni Romualdez, naniniwala sila na magdadala ng positibong pagbabago ang mga kabataan kasabay ng innovation at teknolohiya. Bukod dito, mismo si Romualdez ang nag-anunsyo ng karagdagang premyo. Nasa 2 million pesos ang maiuwi ng mananalo, 1 million pesos naman sa second place at 500,000 pesos para sa third place. Pagdating naman sa mga amateur, so we want to nurture the future of our esports athletes. Esports is unique just because ang mga Pilipino inherently magaling. Kapag nasa game ka ng Mobile Legends, it does not matter if matangkad ka, maliit ka, mataba ka, wala yun lahat eh. You just need good internet and of course, your hand-eye coordination, yung passion mo para sa paglalaro, and that's where we actually really excel. Anya, ang Mobile Legends ay una pa lang na siyang pinaka-accessible para sa lahat na may tinatayang 20 million users, ang number one esports sa bansa. Sa ilalim ng Unity League ay may limang region, NCR, North Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga mananalo sa regional ay siyang lalaban sa national. Sinisiguro naman nila ang seguridad para matiyak na magiging patas ang magiging laban. Katuwang din ng PTV dito ang IBC at Philippine Sports Commission, mapapanood ang kompetisyon sa PTV at IBC. Bago nito, ang esports ay una na naging medal event simula sa 2019 SEA Games at maging sa 2022 Asian Games sa Hangzhou, China. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.